Alright mga kaibigan, ako napakainit ngayon dito sa Zamboanga City. Grabe yung temperatura ha. At kahit yung butiki sa kisame mga kaibigan, ay talagang pinapawisan. Bueno, tuloy-tuloy pa rin tayo sa issue naman itong si Manny Pacquiao. Aba mga kaibigan, alam nyo bang nanggagalaiti itong si Mami Janicia, yung butihing ina nitong si pambansang kamaong Manny Pacquiao. Nanggagalaiti yung matanda dahil natalo itong kanyang anak. Alam nyo sino sinisisi? Aba yung si Pastor Louie. Itong si Pastor Louie mga kaibigan, ito yung mentor nitong si Manny Pacquiao dyan sa General Santos City. Alam nyo kasi itong si Manny Pacquiao ay born again Christian at ngayon ay isa ng Bible preacher. At nako, si Mami Janicia mga kaibigan, talagang hindi mapigilan yung galit kay Pastor. Sinisisi niya si Pastor dahil kinonvert daw si itong si Manny Pacquiao. Kung kaya't natalo. Dahil saradong katoliko tong si Mami Janicia. Si Mami D. At makikita niyo naman mga kaibigan ha. Every time na may laban itong si Manny Pacquiao, aba kinakausap nitong si Mami D ang lahat ng mga santo-santo, mga rebulto sa kanilang mansyon dyan sa General Santos City. At nung natalo, ayun, naka, halos sigawan na lang itong ni Mami D, itong si Pastor Louie, sa national television pa naman, naka. At habang sigaw-sigaw niya, panay ang tingin ni Mami D sa camera. Siguro nasa isip ni Mami D, dapat pakita ako sa camera. Nagalit na galit ako. Pati si Bob Arum, yung promoter nitong si Manny Pacquiao, ay sinisirin. Sabi, matagal na raw niyang gustong mag-retire si Manny Pacquiao. Pero itong si Bob Arum daw talaga ang nagpupursige. Sabi pa ni Mami D, hindi taong anak ko, tao, hindi bakal. Yan ang hirap na mga kaibigan. Pag natalo, ang dami sinasabi, maraming sinisisi. Pero pag nanalo ng milyong-milyong dolyares itong si Manny Pacquiao, aba, tahimik itong si Mami D. At ang laging kinikwento kung ano ang balato sa kanya ni Manny Pacquiao. Panay pa, pasalamat sa kanyang mga fans. Ang dami na rin fans si Mami D, sabi niya. Kaya't kahit sa Facebook, mga kaibigan, kalat na kalat yung kanyang litrato ng hinimatay na animoy sinasapian. Anyway, talagang ganyan. Kung gusto naman talagang mag-retiro nitong si Manny Pacquiao, matagal lang yung gustong mag-retiro. Hindi naman eh. Iba kasi ang tawag ng pera mga kaibigan. Alam nyo, pag pera na ang may kinalaman dyan, mahirap pigilan ng isang tao. Alam nyo, sobrang yaman na nitong si Manny Pacquiao. At napakadaming ari-arian. Kaya kahit magretiro siya mga kaibigan, buhay na buhay pa rin siya kahit hindi magtrabaho yung mga anak niyang maliliit hanggang sa lumaki, hanggang sa mag-asawa at magkaanak, buhay pa rin sila. Kanyang kayaman si Manny Pacquiao. Kaya yung mga gustong maging bilyonaryo, aba, mag-training na kayo sa boxing. Malay nyo, kayo ang magiging susunod na Manny Pacquiao, kyaw. At kawawa naman itong si Pastor Louie at ang Jensen. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon ng media na kapanayamin at makuha ang kanyang side. Bakit nyo naman sisisihin yung pagkatalo ni Manny Pacquiao, Mami D, sa pastor at sa relihiyon?
ang dapat sisihin dyan, mga kaibigan, ni Manny D, Mami D, yung kanyang pagiging panatiko. At panatiko sa relihiyon ng Katoliko. At itong si Manny D, si Manny Pacquiao naman, dapat sisihin yung kanyang pagiging panatiko sa Biblia. Dahil mula nung naging Bible preacher siya, mga kaibigan, nabawasan ang oras niya sa kanyang tungkulin bilang isang congressman at bilang isang boksingero. Dahil in between trainings, mga kaibigan, Biblia palagi hawak. Mayroon pa nga dyan, sinisisi talaga yung itong si Pastor Louie at yung pagiging born again itong si Manny Pacquiao. Dahil noon daw, every fight, gamit-gamit ang rosaryo at nagdadasal sa corner ng kanyang ring. Pero nung itong laban na huli kay Marquez, mga kaibigan, walang suot na rosaryo. Hindi natin malaman dito sa mga utak ng mga ibang Pilipino, mga kaibigan. Ano ang kinalaman naman ng rosaryo at ng relihiyon at ng Biblia at ang paniniwala mo sa iyong sariling Diyos sa laban? Ang pinag-uusapan dito yung lakas, yung iyong strategy. Para sa akin talaga, ako, forecast ko na yan. Habi ko, binigyan ko ng 80% na mananalo si Marquez. Dahil nung nakaraang laban itong si Manny Pacquiao at si si Marquez, ay ang tingin ko si Marquez talaga ang nanalo. Hindi lang natin malaman kung ano naging desisyon ng mga hurado at si Manny Pacquiao ang tinanghal na champion. Kaya nga nung na-announce yung pangalan ni Manny na siyang champion, abay nang laki ang mata ni Manny pati butas ng ilong. Dahil hindi siya makapaniwala. Dahil talagang very close yung fight. Pero wala na tayong magagawa dahil tapos na yun. Kaya itong part 4 ng laban ni Pacquiao at ni Marquez ay siguradong pinaghandaan ng husto to ni Marquez. Ang training kasi nitong si Marquez, mga kaibigan, scientific . Magaling. Tsaka kita niyo naman yung paano tumindig tong si Marquez. Kaya yung suntok sa kanya, hindi yung diretso . Kinuha ni Marquez yun sa kanan, sa kanang bahagi ng katawan ni nitong si Manny Pacquiao. At binigyan ng isa pa sa harapan. Ako, yung imagine, nasa side ni Pacquiao si Marquez at hindi inaasahan ni Manny na down yung guard niya, dun bumulusok yung kanan nitong si Marquez. May suntok sa mukha. Talagang sa ilong ang tama, mga kaibigan, tsaka sa bunganga. Tapos sabay suntok pa sa likod. Ako, yun ang tumira. Yun ang talagang deciding factor dun, mga kaibigan. Tsaka hindi yung lucky punch. Hindi naman lotto yan para magkaroon ng lucky punch. Talagang napuruhan itong si Manny Pacquiao. Kaya hindi mag-retire si Manny Pacquiao, mga kaibigan. Baka magkaroon pa ng rematch yan. Katatapos lang nung boxing ni Pacquiao, nasa Las Vegas pa tong si Bob Arum, pinag-uusapan kagad yung rematch . Hindi pa yata nakakababa si Manny Pacquiao mula sa ring, rematch na kagad. Ayan, mga kaibigan, hindi yan dahil sa sports, dahil yan sa kwarta. Yan ang malaking kwarta yan. Itong huling laban ni Manny Pacquiao, siya ang malaki ang share niya na makukuha dyan sa laban nila ni Marquez. Meron pa siyang pay-per-view. Yung mga nanonood sa cable, sa HBO, bayad yun. Tapos yung gamit niya pang mga short pants at sando at t-shirt na may mga kung ano-anong pangalan ng mga commercials na establishment o mga sponsors, pasok yun. Bayad pa rin yun. Kaya inaasahan natin talaga magkakaroon ng rematch unless na biglang mag-retire si Manny Pacquiao.
Kasi siyempre, gustong-gustong magkaroon ng rematch dyan ni Bob Arum kasi malaki ang porsyentong nakukuha ni Bob Arum, mga kaibigan. Dahil sa boxing na yan, promoter. At kung sakaling magkakaroon ng part 5, itong laban ni Manny Pacquiao at ni Marquez, ay natitira kong mas malaki ang pat Manny na makukuha nitong si Marquez kasi siya na ang champion. So ang makikipag negosasyon dyan, mga kaibigan, itong kampo na ni Marquez, hihingi na ito ng mas malaking parte ng anumang mapapanalunan. Siyempre mas malaki na rin ang parte ng pay-per-view nitong si Marquez. At nako, siguradong pag nagkaroon ng part 5 yan, mga kaibigan, jam-pack yan. Jam-pack yung Las Vegas na yan. Kung anong MGM yan sa Grand Arena. Dahil talagang daragsain yan eh. At gusto nila yung mapanood yung part 5. At hindi naman papayag si Marquez na matalo siyang muli kasi nasa kanya ng titulo. At pag nanalo si Marquez dyan sa kung magkakaroon man ng laban si Manny Pacquiao at itong Mexican Pride, at pag natalo si Manny Pacquiao, ay sigurado kong magre-retire na yan. Natitiyak ko, mga kaibigan, tuwan-tuwa si Floyd Mayweather sa pagkatalo nitong si Manny Pacquiao. Alam niyo, mga kaibigan, tingin ko talaga mahina na to si Manny Pacquiao. Hindi na siya katulad nung ilang sampung taon, 10 years ago, na talagang nasa kasagsagan ng kalakasan niya. Alam nyo, habang tumatanda tayo, humihina. Ganyan ang natural law yan. Kahit mabilis ang suntok ni Manny Pacquiao, mga kaibigan, mahina. Kaya hindi niya napatumba itong si Marquez. At kahit yung huling laban, mga kaibigan, na Marquez at saka ni Pacquiao, aba, hindi na knockdown ni itong ni Manny Pacquiao si Marquez. Kaya inabot ang last round. Kaya tignan natin kung ang susunod na gagawin itong si Pacquiao. Pero sabi niya, tuloy ang laban. Ika nga pa ni Manny Pacquiao, sometimes you win, sometimes you lose. Tama yun. Alam nyo, mga kaibigan, yan ang nakaka-problema niya. Sino ang loser dito? Di ang mamayang Pilipino. Hindi dahil sa fans sila ni Manny Pacquiao. Dahil si Manny Pacquiao, mga kaibigan, kasama sa mga mambabatas o congressman na may pinakamaraming absences sa Kongreso. Daming absent yan, mga kaibigan, kasama siya. Training daw. Bakit ka pa nagka-congressman kasi, Pacquiao? Kung hindi mo naman kayang gawin yung iyong trabaho dahil sa iyong hanap buhay. Mga kaibigan. So, kawawa ang Pilipino. Kawawa ang ating bansa. Dahil hindi nagagampanan ni Manny Pacquiao ang kanyang trabaho bilang isang mambabatas. At ngayon ay tatakbo pa bilang governor sa Sarangani. Manalo kaya si Manny Pacquiao doon? Yung asawa niya, mga kaibigan, pinatatakbo niya rin. Kongreso yata. At yung mga kapatid pa, tatakbo rin. Mayor, aray ko! Maawa na kayo sa aming bansa. Ang dami ng artistang politiko. Ano bang nagawa ninyo sa bayan? Bukod sa bumoto sa Kongreso at Senado at tumanggap ng pork barrel. Biro lang yung mga kaibigan, huwag kayong magalit. Alam nyo, dito sa Teleradyo, marami tayong naiisip dito. Kaya nga, ang Teleradyo, mga kaibigan, ay isang commentary and opinion show. Sa yung gusto nyong mag-guest dito, mga kaibigan, open na yung aming Mindanao Examiner Teleradyo.
Yung mga gustong mag-block time dito, ha? 30 minutes to. Araw-araw ang ating teleradyo, live tayong napapakinggan sa MindanaoExaminer.com. At siyempre, ganun din sa livestream.com/MindanaoExaminerTV. Live tayo sa umaga sa ating unang broadcast. At pagkatapos ito ay tuloy-tuloy naman ang replay ng ating teleradyo sa MindanaoExaminer.com. Siyempre, mapapakinggan nyo pa ito, mga kaibigan, sa Mindanao Examiner Television, channels 54 sa Sky Cable Zamboanga. At siyempre, sa Mindanao Examiner Television, channel 63 sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur. At parehong regional centers yan, mga kaibigan. Yung Pagadian City at Zamboanga del Sur at yung Zamboanga City. Ang teleradyo natin, mga kaibigan, 1 week tayong nagbabroadcast sa Zamboanga. At 1 week din tayong nagbabroadcast sa Pagadian City. Alternate lamang yan. At may mga special teleradyo tayo, mga kaibigan, pag tayo na imbitahan sa katulad sa Maynila, Cebu, Davao, aba, doon naman natin dinadala ang teleradyo. At syempre, napapanood tayo, napapakinggan sa ating mga bilanggit na Mindanao Examiner Television Channels sa Zamboanga City at sa Pagadian. Yan ang ating Mindanao Examiner Teleradyo. At kung nais nyo naman magkaroon ng malagay sa dyaryo, mga kaibigan, meron tayong lahat ng publications, mga advertisements at mga advertorials. At kung ano-ano pa, maaari ninyong tawagan ng 062-992-5480. At meron tayong Mindanao Examiner Newspaper. Weekly po yan. Nagsi-circulate yan at napakalakas natin sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At syempre sa Zamboanga Peninsula at sa Pagadian, gayon din sa Cotabato City sa Maguindanao. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng balita, andyan po ang Mindanao Examiner Newspaper. At syempre, kung kailangan nyo naman ng daily advertising, sa daily publication, meron tayong Mindanao Daily. Mindanao to, mga kaibigan, Mindanao Wide. At kung negosyo naman, meron tayong Business Week Mindanao. Tawagan nyo lamang ang aming tanggapan at studio sa 062-992-5480. At kung gusto nyo magbasa ng balita araw-araw, update, mga kaibigan, maaari kayong mag-log on sa MindanaoExaminer.com. Andyan yung ating mga teleradyo, mga kaibigan, sa araw-araw na teleradyo natin ay mapapakinggan ninyo sa MindanaoExaminer.com. At yung mga balita, ayan, meron tayo niyan, mga larawan, lahat ng klaseng balita. Maglago lamang kayo, mga kaibigan, sa MindanaoExaminer.com. At kung meron kayong gustong ipabatid, mga kaibigan, maaari ninyong ipadala sa aming email yung inyong mga concern. Ang email address namin is MindanaoExaminer@gmail.com. At kung meron kayong mga announcement, pwede nating ilabas yan, mga kaibigan, dito sa Mindanao Examiner Teleradyo at syempre sa ating MindanaoExaminer.com. Yung ating website, mga kaibigan, yung MindanaoExaminer.com, halos 2 million hits tayo every month. Ganyan ka dami yung bumibisita sa MindanaoExaminer.com bawat buwan, mga kaibigan. Halos 2 million and still counting. At syempre, nais nating batiin yung ating mga loyal na supporters dyan sa Dubai, sa United Arab Emirates.
malakas na malakas tayo dyan, yung mga ating mga dakilang OFWs. Ah, yung taga Migrante Middle East, si paring John Leonard Monterona. Ah, si paring John Leonard Monterona, mga kaibigan, napakasipag dyan. At maraming natulungan ang Migrante Middle East, mga kaibigan, na ating mga kababayan. Yung mga pinagsasamantalahan, yung mga inaabuso, nako. Yung mga sasama kayong tao dyan, ha? Pinagsasamantalahan ninyo yung aming mga OFWs na nagpapakahirap sa inyong lugar. Paano kaya kung walang migrante, ha? Dyan sa ibang bansa? Sinong mag-aasikaso sa mga distressed OFWs? Ah, dahil hindi naman kailangan na hindi sapat ang tulong na ibinibigay ng ating pamahalaan. Ah, yung ating mga Philippine embassies sa abroad, lalo-lalo na sa Saudi Arabia, sa Middle East, sa UAE. At marami tayong nakikitang nagawa itong si grupo nitong si paring John Leonard Monterona, ng migrante. At nais nating batiin, yung migrante. Dahil accredited na sila, mga kaibigan, ng Commission on Elections. At isa na silang migrante party list. Kaya mabuhay ang lahat ng mga taga-migrante. Pagpatuloy ninyo ang inyong magandang gawain. At sana ay lalo pa kayong makatulong sa mga nangangailangan ng OFWs kung kayo nakaupo na dyan sa Kongreso. At expected na natin, mga kaibigan, na pag nakaupo na ang migrante party list at yung kanilang mga representatives ay nariyan na sa mababang kapulungan, ay inaasahan natin magkakaroon ng mga gandang batas upang mapangalagaan ang kaligtasan ng seguridad ng ating mga dakilang overseas Filipino workers. Ganda yung balita, mga kaibigan. Ito pa, magandang balita, mga kaibigan. Diba kahapon pinag-uusapan natin itong si Congressman J.B. Ejercito Estrada, mga kaibigan. Aba, nagpalabas yung Pulse Asia Survey ng resulta ng ginawa nila. Aba, talagang nasa top pa rin, mga kaibigan, itong si Congressman J.B. Ejercito Estrada. Ayon sa Pulse Asia Survey, mga kaibigan, ang nanguna ay itong si si Jesus Cudero. Ba? Nanguna, mga kaibigan, si itong si number 1, itong si Jesus Cudero. At pangalawa, itong si Loren Legarda. Pangatlo, si Cayetano. At siyempre, pang-apat muli tayong itong si J.B. Ejercito Estrada. At pang-lima si Enrile, si Villar. Pang-pito si Pimentel, Honasan, Trillanes. Pang-sampu si Binay, si Angkare. Pang-labing isa, labing dalawa naman si Subiri. Si Madrigal, mga kaibigan, ay pumalo rin. Pero hindi tayo nawala, mga kaibigan, ha? Sa ranking itong si J.B. Ejercito Estrada. At talagang pasok na pasok, mga kaibigan. Hindi nawawala sa pinakamataas. At itong si Congressman J.B. Ejercito Estrada ay tumatakbo to, mga kaibigan, bilang senador dyan sa susunod na halalan. At tiyak na to, mga kaibigan, madadagdagan ng isang magaling na senador ang ating Senate. At pag nanalo itong si J.B. Ejercito Estrada, ay siguradong magkakaroon ng mga gandang batas na makakatulong hindi lamang sa ating bansa, kundi lalong-lalo na sa mga kabataan. Dahil ito yung advocacy, mga kaibigan, itong si J.B. Ejercito Estrada. At kaya nga makikita niyo, mga kaibigan, nung siya ay mayor ng San Juan, aba, ang laki ng pinagbago nitong San Juan City. At maganda yung performance sa ekonomiya, sa poverty,
level talagang wala tayong ano, malaking improvement itong San Juan City, napaka peaceful. Ito nung kapanahunan bilang mayor nitong si JB Ejercito Estrada. At ngayon ay isa na siyang congressman, ay nako, ang dami niyang batas na naipasa at may mga pending bills pa. Kaya sigurado tayo mga kaibigan, itong sa paglabas ng survey ay nagpapatunay lamang ang pagkakilala sa kanya ng ating mamamayan sa kagalingan itong si JV Ejercito Estrada. Aba, dito sa Zamboanga Peninsula mga kaibigan, alam nyo ba, kahit na walang nangangampanya dito sa mga kay Pangulong Erap Estrada dahil yung mga local politicians, aba, ang dinadala nila yung sarili nilang partido. So, naiwan sa ere itong si Erap. Pero panalo pa rin mga kaibigan, landslide pa. Talagang makikita nyo ang Mindanao mga kaibigan ay kilalang baluarte nitong mga Ejercito Estrada. Aya, hindi nakakapagtaka pagdating ng halalan, baka mag number one pa itong si JB Ejercito Estrada sa pagkasenado dito, hindi lamang sa Zamboanga Peninsula, sa Western Mindanao, kundi sa malaking bahagi talaga ng ating rehiyon sa Katibugan. At walang magaling, wala tayong masabi dito dahil kung makikita niyo yung commercial ni Congressman JB Ejercito Estrada mga kaibigan, yung ako yun, yung lumalabas ngayon sa telebisyon, yung yun ay yung youth of the nation. At mapapalood niya rin yan sa Mindanao Examiner Television Channel 54 sa Zamboanga City. At panay ang labas niyan dahil yung ating Mindanao Examiner ay nakita ang kagalingan itong si JV Ejercito Estrada. At siyempre yung galing niya sa trabaho, galing sa panunungkulan. At hindi nakakapagtaka mga kaibigan, ha? Tandaan natin kung biglang mag number one to. Ay, siguradong mapapakinabangan ng ating bansa ang magaling na politikon tulad ni JB Ejercito Estrada. Mga kaibigan, anak yan ni dating Pangulong Erap. Ako, wala na naman tayong oras mga kaibigan. At bago tayo magtapos, sumesenya sa atin yung ating technical director na si Greg Liano. Batiin muna natin yung mga taga-Cagayan Valley dahil naitimbre sa atin. Ang dami pala nakikinig dyan sa Cagayan. Itong Cagayan Valley mga kaibigan, ito yung baluarte nitong si Congressman Jack Enrile. Aba, good morning sa inyo dyan, good evening at magandang hapon kung nakikinig kayo. Binabati natin ang mga taga Cagayan, Ilocos Region. At marami ang nakalagod sa atin at nakikinig sa MindanaoExaminer.com. Siyempre itong si Congressman Jack Enrile mga kaibigan, tumatakbo din sa Senado sa darating na halalan. At katulad ni JV Ejercito Estrada mga kaibigan, magaling yan. Siya yung anak nitong si Senate President Juan Ponce Enrile. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga supporters, sa ating mga readers at sa ating mga advertisers, sponsors at mga partners dito sa Mindanao Examiner Teleradio. Meron itong teleradio mga kaibigan ay napapakinggan ng live every 10 o'clock in the morning sa MindanaoExaminer.com at sa livestream.com/MindanaoExaminer. At napapakinggan din ito sa Mindanao Examiner Television Channel 54 sa Zamboanga City at sa Mindanao Examiner Television Channel 63 sa Kismet Cable at Pagadian City Cable dyan naman sa Zamboanga del Sur, of course sa Basilan. At yung kung gusto nyong magpalagay ng mga television ads ay maaari nyo kaming tawagan at makikita nyo ang aming numero sa ilalim ng inyong television screen o sa 062-992-5480. At siyempre, bukod sa telebisyon at sa Mindanao Examiner Teleradio, ay yung website natin mga kaibigan, yung MindanaoExaminer.com, umaabot yan ng 2 million hits every month. Ibig sabihin niya mga kaibigan, 2 million ang tumingin, nagbasa ng balita, tumingin ng litrato, nanood ng video sa website ng MindanaoExaminer.com. 2 million hits nung nakaraang Agosto mga kaibigan. At siyempre, yung ating weekly regional newspaper, yung Mindanao Examiner newspaper, mga kaibigan, isang
weekly regional newspaper to na nagsisirculate sa malaking bahagi ng Mindanao. At siyempre, yung ating Mindanao Daily Newspaper. Ayan naman mga kaibigan, araw-araw. At ang ating Business Week Mindanao. Sa lahat ng inyong publication, whether sa television, sa ating mga pahayagan, ang Mindanao Examiner Weekly, ang Mindanao Daily Newspaper, at ang Business Week Mindanao. Pag kailangan nyo ng advertisements, publications, lahat ng uri ng publications, sa dyaryo, paari kayong tumawag sa 062-992-5480 sa lahat ng inyong advertisements. At siyempre, nagpapasalamat kami uli sa inyong lahat, sa mga nagbabasa, bumibisita sa amin araw-araw, nakikinig sa Mindanao Examiner Teleradyo at ang ating mga sponsors, partners. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa Mindanao Examiner. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sagad na tayo sa ngalan ng aming direktor, si Greg Liaño, sa lahat ng buong buo ng Mindanao Examiner. Ito pong muli inyong abang lingkod, alas 5 pa lamang, nagsasabing bye-bye!